talagang pangalan ng grupo nila kasi bago pa lang. Nung linggo pa lang pala sila nagbike. So ngayon papunta kaming Kabagan. Ang Kabagan kasi sikat yan na ano, sikat yan na lugar sa Pansit Kabagan. Ma-explain ko kung paano naging Pansit, kung bakit nagkaroon ng Pansit Kabagan doon sa Kabagan. Kasi nang dumating dito yung mga Chinese, bumaba sila dyan sa Apari. So yung si Dianga, kung tawagin nila, yung Chinese na yon, nakapakasawa siya ng Pilipina. Ngayon, nung World War II, nasunog yung pasiteriya nila. Tapos yung kasi yung anak niya, yun yung nagtayo ulit ng Pansit Kabagan. Yung pansiteriya na yun, ang pangalan na yung New Life. Yun. Nalaman ko pala yung trivia na yun kay paring Google. Paring Google, salamat. Hindi ko alam kung tama yun, pero malaman tama yun. Kasama ko. Madilindi. Okay. Grabing taniman yan. Kasi ang Isabela ang isa sa pinaka maraming na-produce na gulay, na palay sa buong Pilipinas. Ano eh, tatali mo yung kaso? Siraan? Hindi, wala. Andiyan na? Diba, ano? Ay, ang bait to. May aso kami. Oo, dali mo na. Dali mo na. Si Kuya, taga-Kabagan. Taga-Kabagan po. Ay, wala po. Papunta sana akong together, pero nakikita ko sila na nandito eh. Huminto ako dito, natamad ako na. Ilan taon na po ba kayo? 50 na. 50, wow. Tapos kuya, 50 na. Pero malakas pa rin. Since 2004 daw nagbabike. Puro racing pa noon ah. Eh di, kailan niyo po si ano, Sir J. Katikbak? Taga Tugay Garaw? Hindi o, taga ano, taga Maynila. Taga Maynila. Centurion, Centurion na grupo. Ay, kuwan kami lang. Pang ano lang, pang Isabela. Ah, Isabela lang. Search niyo po sa ano, sa YouTube, J. Katikbak. Iniikot nila yung buong Pilipinas. Talaga nakikipag-race pa talaga kayo? Oo, nakikipag-race ako. Mapapaiyak pa kami nung ano, nung una-una namin. Oo. Nag-iirap din. Ano ba pangalan niyo, sir? Bong. Bong po? Bong. Juan. Ito si Kuya Bong, ang lakas niya. Matagal na siya nagbabike. So, 50? 50 na po? 50 na, sir. 50 years old. Sana pag-abot ko ng 50, ganito rin ako kalakas. Ang ganda rin po ng ano ninyo. Sir, ang wala sir. Tsaka ito oh, ganito rin yung kay Sir J eh. Sige bang, sige po, sige po. Ikaw ba silang ilang taon na nagbabike? Ay, ganyan lang. Yan lang. Ikaw boss? Bago lang po. Bago lang din. Ikaw boss, bago pa rin. Bago lang din boss. So, mga bago. Pasok kayo! Malatawin nyo naman yung bago pala mag-bike kasi tinan mo yung mga tiyan namin. Inakatunayan na bago pa lang. Kuya B-Boy, kuya ako nanonood ka ngayon. Gayahin mo na kami. Kasi alam ko na fit ka na. Kasi advantage na sa'yo yun eh. Kasi magaang ka na eh. So, kailang... Ay. Morning po! Mga po. Morning po. Balik tayo sa'yo kay B-Boy. Mag-bike ka na rin. Kasi magaang ka na. Kaya sa'yo nakikita ko sa mga video mo. Noon pa man kasi payat ka na eh. Di ba naka-folded ka naman kahit mga 5 kilometers pa lang. Doon. Pag nasanay ka na doon,
tsak ko, hindi lang mga gadgets yung i-review nyo, pati na rin mga bikes. Bike check tayo. Ito yung bike, ito yung mga ano tayo, pang trail. Nagastos dito lang kayo ng kaibigan namin ay parts pa lang, 8,000 na kahapon lang. 8,000 na parts pa lang, pinapalitan nyo. Itong bike ko, ano lang ito eh, 10,000 ko lang ito nabili sa matang mo. Magkano po binili nyo dito kaya? Magkano po binili nyo dito? 11,12. Oh my goodness. Ito, 60,000 daw ito eh. Oo, 60,000 yan. Kaya mga boss, ilang taon na kayo nagbabike? Ah, patagal-tagal na rin. Oo. Itong mga mabibilis kanina eh. Tingnan mo naman yung mga binti nila, ninipis oh. Yung mga malulupit, pang malakasan mo yan. Pero sana, gayaan kayo ng mga ibang kabataan. Hindi lang puro dotang alam. Dapat oh, ML, dapat na matuturo kayo magbike, guys. Ano yung sinasaya mo, boss? Nangiiwan to sa tabok? Ang yaban to. Dati nung kasama na namin tong mokong na to, hiniingal pa. Oo, nangiiwan na. Oh, nung lumakas, wala ka talaga. Ginagaya mo yung ano mo, asawa mo. Nangiiwan ka na rin, Loy. Ano yun dapat bili pag Milo? Pag Milo ka, yung may tatakbay. May basketball. Bakit pag may basketball lang tatak? Eh, pang basketball lang yun eh. Doon ka lang lalakas eh. Pag bike. So kailangan bike din yung bike na Milo? Kasi para, ano ba yun? Kapag binom ka ng nagbabike ka, naminom ka ng Milo na may pang tatakbay. Basketball. Hindi, pang basketball. Wala, hihina ka. Hindi. Nagbabike ka, nagbabasketball ka pa. So kailangan yung tatak Milo? Tatak Milo na may bike. Salamat. Milo. Tatlo Milo dyan, tatlo kape. Ako Milo ko, Milo. Girl, suka ka kanina daw. Ito yung pansit kabagan. Ang salita nyo mo dito, tita, ibanag. Ibanag. Kapag Isabela po talagang ibanag na. Sa Eastern Ilocano. Pero ang wala lang po dito itawit. Wala. Pagkikaroon lang talagang itawit. Ito po yung saluyot, no? Saluyot na, no. Ayun, saluyot sa yung okra. Ayun, saluyot din pong pangalan pala niyan. O, sa amin si Banag, saluyot din. Yung, basta po yung slimy. Oh, slimy siya. Yung slimy. Ito, lasuna. Sawa rin naman po, ang lasuna, garlic. Ay, ito. Okra. Ang kagandaan sa galitong mga ano eh, bahay. Nandito lang sa bakuran nila yung mga... Gamote. Oo, tomatis. Nandito tapos lang. Ito ay Chinese na kangkong. Ay, oh, yung malalaki. So talagang ano yan. Kasi yung ibang kangkong na nabibili ay hindi natin... Yan yung may buto. Loy, ganito lang ba sa'yo? Visit ka. Talbos ng kamote. Tapos, saluyot na doon. Yung dahong saluyot na sinasabi. I-explain mo nga sa amin yung batid kabagan, Loy. Ano yun? Kumpara mo sa masabaw, kumpara mo sa basit. Ano ba yung pasit patil patong? Mas Mickey 'yun eh. Mas makapal yung Mickey niya. Mickey niya kaysa dito. Ito kasi dry. I-30 ride out. Yung iba kasama namin may mga ano. Kami wala kasi lalo na to. Hindi nila kailangan maitim na eh. Embrace the sun. Sun kiss. Salamat po kayo na tito, Bautista family, sa Pansit Kabagan at saka sa Kapit. Sa ilog. Ito pangalan ng bridge ito, San Pablo Bridge. Oh, San Pablo Bridge. Ito yung tulay na nagdudugtong ng kalsada. Ayun pala. Yun yung tulay na yun, papunta ng Santa Maria. Bago lang ba yan?
lang ang pangit kasi pag sa Pilipinas, dinalagyan nila ng mga vandalism. Pangit talaga. Tapos yung iba iniihian pa. Oh my goodness. Kasi alam nyo, kung ang pyramid lang napunta sa Pilipinas, mapanghina yun ngayon. Kaya, pag may mga ganito, kahit tulay lang to, siyempre, ang ginastos dito ay pera natin, pera ng mga tao. Kaya, huwag na natin dumihan, guys. Yan, mga vandalism na ganyan. Kaya mga, ako, yung mga nagrarally na yan, tapos magrarally, sasabihin nila para sa ganito, kinabukasan ng kabataan, tapos dudumihan yung mga establishment, i-sprayhan. Hindi ako pilip doon. Pero makikita nyo, kung gaano pa kasigla o gaano pa kayaman yung isang lugar, kung makikita kayo ng ilog na mga malilinis pa. Kasi sa ibang lugar, kapag ilog, madumi na. Dinudumihan na. Pero ito, kikita natin, yung mga siguro may mga naliligo dito, dito na tinatapon yung mga basura. Katulad dito, yan, basura ng mga yan. Basura. Kasi yan, kapag lumaki yung tubig, aano rin yan, pupunta rin sa atin yan, pupunta sa mga kabahayan natin, babaha, wala na. Huwag tayong, kaya sana guys, maitulok. Ayoko nang ganito eh. Pero ito, ito na lang pambawi natin. Yung ilog na malinis. Bihira na lang yan sa Pilipinas. Bihira na lang. May mga mailog na mga ilog na malilinis na mga nasa probinsya na lang. Pero pag yung ilog nasa city, nako. Sobrang dumi. Kasi doon na tayo dumudumi, doon na natin tinatapon yung mga dumi. Wag, seryosong usapin 'yun. Para sa kinabukasan, para yung susunod na henerasyon magkaroon pa sila ng maranasan pa nila yung malinis na ilog, malinis na tubig. Hindi yung maliligo sila sa ibabaw na ng basura. Kaya guys, tumulong tayo bilang kabataang Pilipino. Katitri pa lang naman ako. So, tulungan natin ang ating inang kalikasan na mag-improve pa. Hi, doggy. Anong sasabi niyo sa mga bikers na sa Tugigaraw, guys? Ay, malulupit. Malupit sila, malupit. Basta may puro ala. Pogi. Puro pogi, tsaka puro kami chubby. Ay, konti lang pala kami chubby. Kami-kami lang. Ay, kahit chubby. Ay, kahit chubby. Ay, kahit chubby. Sarap. Malaman. Baka sa adobo, pangit ang adobo pag puro laman. Dapat may tawa. Balikasada lang kami. Sabi nga nung Pilipina na sumikat, your road. Walay. Ayan, pauwi na kami ng Tugigaraw. So, mainit na. Mag-aalas 8:30 na. Kaya, ayun, tip ko lang sa inyo guys. Sana lagi kayo mag-helmet. Kasi yung iba, naiintindihan naman namin yung iba kasi bago pa lang sila. Di pa sila nakabili ng helmet. Pero yung helmet kasi importante yan. Mura lang naman. Mura lang yung helmet. Ito nga, helmet ko. Mamurahin lang to eh. Kaya susunod, mga grupo namin dito na wala pang helmet, mag-helmet kayo guys. Importante yan. Kasi mura lang naman yun. Tapos mag-disgrasya ako. Buti sana kung gawa sa bakal yung ulo natin. Hindi na natin kailangan.